We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Magandang hapon mga kapuso, narito na ang Balitang Southern Tagalog. Hatid namin ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Live mula rito sa GMA Batangas Station, ako po si Ace Medrano. Itinuturing ng Marina na very serious accident ang nangyaring banggaan ng water taxi at fast craft. Samantala, nakaalis na ng bansa ang apat na Chinese national na pasahero ng water taxi na nakabanggaan ng fast craft ayon sa PCG. Para sa detalye, makakasama natin live si Paul Hernandez. Paul? Alam mo Ace, nagsasagawa na rin ng sariling investigasyon itong Marina hinggil nga sa nangyaring insidente. Kasama na riyan yung inspeksyon dito sa fast craft na kasalukuyan pa rin nasa Calapan City sa Oriental Mindoro. Sa umiiral na polisiya ng Maritime Industry Authority o Marina, nasa ilalim ng very serious accident category ang naging banggaan ng water taxi at fast craft sa Batangas City. Grave na po yun dahil po meron tayong involved na casualties, meron po kasing mga namatay. May sariling investigasyon na isinasagawa ang Marina hinggil sa insidente, kabilang ang inspeksyon sa fast craft na kasalukuyang nakadaong sa Calapan City. Nakalagay din naman doon sa suspension letter namin, dapat mag-undergo muna ng thorough inspection and evaluation kung seaworthy pa ba itong vessel na ito to resume operations. Ayon sa Philippine Coast Guard, nakaalis na ng bansa ang apat na Chinese na sakay ng nadisgrasyang water taxi, pero naiwan pa sa Puerto Galera ang isang Swedish na pasahero. May ugnayan naman daw ang may-ari ng water taxi sa dalawang tauhan nilang nasawi. Nakausap naman natin yung may-ari na sasagutin nila yung mga biktima o anong mga pangangailangan nila. Sinisilip daw ng PCG kung may violation sa collision regulation at kapabayaan habang naglalayag ang dalawang passenger sea vessel na bahagi ng malalimang pag-iimbestiga. Titingnan natin doon yung negligence of their part. No, kasi dapat may proper lookout. Anong ginagawa ng lookout? Meron bang communication? Kaya nga, maaari sa nakikita namin dito, maaaring dalawa sila, no, na may kapabayaan. Sinisikap ang makuhanan ng panig ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang pamunuan ng water taxi at fast craft. Isinasapinal pa ng mga otoridad ang inisyal nilang investigasyon. Ace, ayon sa Marina, sakop nitong suspension order na inisyo nila ay para lamang dito sa dalawang sasakyang pandagat na sangkot nga sa banggaan. Hindi raw saklaw nito yung iba pang units na passenger sea vessel. At yan muna ang latest mula rito sa Batangas City. Happy weekend sa iyo, Ace! Maraming salamat, Paul Hernandez. Nasawi ang apat na katao matapos sumabog ang isang pag-awaan ng paputok sa Cabuyao City, Laguna. Anim na iba pa ang naitalang sugatan. Tutukan niyan sa report ni Denise Abante. Sa kuhang video ng isang residente makikita ang makapal na usok mula sa nasusunog na pagawaan ng paputok sa barangay Bigaa sa Cabuyao City, Laguna alas 3:30 ng hapon kahapon. Ayon sa ilang residente, nakarinig muna sila ng malalakas na pagsabog bago ang sunog. Alas 4 na raw ng hapon ang maireport sa BFP Cabuyao ang sunog. Ayon sa pulisya, apat na ang naitalang namatay sa insidente. Pawang mga trabahador ng pagawaan ang mga nasawi, habang anim na katao raw ang patuloy pang nagpapagaling sa hospital. Mishandling po. So, hindi pa rin po natin masigurado kung meron pong nag-trigger na apoy or nag-sigarilyo or anything na nag-trigger ng sunog. Then, yun nga po, nag-create ng explosion. Ayon sa pulisya, legal at may kaukulang permit ang pagawaan ng paputok. Hindi raw ito ang unang pagkakataon na nasunog ang pagawaan, pero ngayon lang daw nagkaroon ng casualty.
Tuloy nasira po including yung mga walls nila na naka-divide and yung roof nila na nagko-cover dito sa ano sa buwan. Sa ngayon po, nag-initial po kami ng assessment with the EOD. Nag-handling po dun sa mga natirang mga raw materials. Initially, nag-dispose na din po yung mga ibang raw materials by the EOD. Walang ibang nadamay sa sunog ayon sa otoridad. Gumugulong pa rin ang investigasyon upang matukoy ang totoong sanhi ng pagsabog. Sa mga may mga katulad na paggawaan, ang advice natin maging meticulous yung ating mga owners sa kanilang mga workers na ensure na talagang properly handled yung kanilang mga substances o mga materials sa paputok. Samantala, nangako naman ang Cabuyo City LGU na sasagutin nila ang gastusin sa pagpapagamot ng sugatang residente. Sinisika pa ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog na makuhanan ng pahayag ang kaanak ng mga biktima maging ang may-ari ng nasunog na pagawaan ng paputok. Denise Abante, Balitang Southern Tagalog. Iniyak ng COMELEC Batangas ang kahandaan sa pagsisimula ng voter registration sa February 12 na idineklara bilang araw ng mga botanteng Pilipino ng komisyon. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez. May People's Initiative man daw para sa pagsusulong ng tsa-tsa o wala, tiniyak ng Commission on Elections o COMELEC na hindi makokompromiso ang gawain sa nakatakdang voter registration na sisimulan sa February 12. Pero dahil may ruling nang isuspinde ang pagtanggap nila ng lagda para sa PI, mas makakatutok daw sa pagpaparehistro ang komisyon. Just like what the chairman has been saying, hindi naman kami nag-verify. What we are doing is just counting the number of pages. Mas makakasagabal pag nag-individual withdrawal. Sa inilabas na pahayag ng COMELEC, tinawag na pambansang araw ng mga botanteng Pilipino ang Pebrero a 12. Magkakasapang-araw ng iba't ibang aktibidad ng COMELEC sa pagsisimula ng registration. Palalakasin din ang Register Anywhere program para sa mga walang oras na makauwi sa kani-kanilang mga lugar. For example, our capital city here is Batangas City. So ang mangyayari dyan, anyone from outside of Batangas City can register in Batangas City. Isang form na lang din daw ang gagamitin sa registration. Kaya ang paalala ng COMELEC, lumabas ng bahay at magparehistro. Batay sa pagtataya ng komisyon, madadagdagan ng 2 hanggang 3 milyon ang magiging bagong registered voters sa buong bansa. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Sumasideline muna ng ibang trabaho ang ilang mangingisda sa Batangas dahil sa kakaunting huli ng isda sa dagat. Narito ang report ni Denise Abante. May 2 buwan na raw nagmamaneho ng tricycle ang 42 anyos na si Nestor. Dito na lang daw muna kasi siya kumukuha ng panggasto sa pang-araw-araw dahil hindi makapalaot dulot ng malalakas na hangin at alon. Pangingisda talaga ang pangunahing hanap buhay niya, pero dahil wala raw mahuling isda ngayon sa dagat, nag-isip siya ng ibang mapagkakakitaan. Abay, wala akong kakainin pag buhay, pag walang labas ang isda. Hindi, sa tricycle muna ako babaling muna. Lahat ng tao dito, naasa sa dagat eh. Hindi na ako sa dagat nabubuhay eh. Abay, sana po eh. Di sana lumabas din ang isda eh. Una nang sinabi ng pag-asa na ang nararanasang malalakas na hangin at alon ay epekto pa rin ng hanging amihan. Posible rin daw na dahil dito, kaya kakaunti ang mga nahuhuling isda sa dagat. Ayos po, kasi po naman po sa pag-aaral, yung malakas na hangin po pag sobrang tagal po, nakakaitirin po ng malakas na hangin. Mari po ito magdala po ng iba't ibang factors kung saan maaari pong bumaba po yung mga number ng mga isda na nakikita po dun sa area po. Base sa huling monitoring ng pag-asa, posible raw na hanggang sa Linggo na lang maranasan ang malamig na panahon at malalakas na hangin at alon sa ilang mga bahagi ng bansa, partikular na sa Mimaropa at Calabarzon. Bagay na ninanais ng ilang mangingisda at mamimili sa bayan ng Buwan, gaya ni Rocky. Dito raw kasi sila makakabawi sa kita matapos ang mahihiyang bentahan noong mga nakaraang buwan. Talagang napakahirap. Unang-una, dadayo pa kami sa ibang lugar para lang mamili. Eh ngayon, pag dito sa amin, walang mabili. Kasi wala nga. Sana dumami ang isda, sana. Sabi pa ng pag-asa, posibleng makaranas ng maaliwalas na panahon pagdating ng Lunes sa Calabarzon at Mimaropa, kaya asahan ang kalmadong dagat. Gayunman, iba yung pag-iingat pa rin ang payo ng mga otoridad sa mga residente at mangingisda. Sa ngayon po, if nagkakaroon na po tayo na humihina na po yung disposto natin at pumapasok na po yung tinatawag po natin ito yung mainit na hangin galing po sa dagat sa Pilipinas. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Bumaba sa mahigit 10,000 tons ang volume ng ibinubugang sulfur dioxide ng Bulkang Taal base sa 24 oras na monitoring ng FIVOX. Alamin yan sa report ni Paul Hernandez.
It's a chill Friday para sa magkakaibigang ito na piniling mag-relax sa tabing lawa ng Taal ngayong pahinga sa eskwela. Maeengganyo nga namang balik-balikan ng lugar kung ang malamig na simoy ng hangin may kamatch na magandang tanawin. Siyempre, this week po is Hell Week. So, isip po namin na ba, deserve po namin itong gantong pahinga. So, may mahihinang pag-usok man sa bulkan na didisperse din naman agad. Ay, maliwan. Kanina lang namang umaga. Madali namang mawala. Patanghali, wala na. Mas mababa na sa 10,800 tons na sulfur dioxide ang nailabas ng bulkan mula sa nakaraang mahigit 12,000 tonelada. Mataas pa rin naman ayon sa FIVOX ang bilang na ito kung tutuusin. Buti na lamang at madaling na didisperse dahil sa lakas ng hangin. The faster the wind speed, meron tayong effect dun sa flux results, 13 meters per second. Plume elevation. Bunsod niyan, walang chance ang makabuo ng volcanic smog o vag sa bulkan. Yung season, may factor din yung sun, yung energy, UV rays na inano ng sun. Hindi na rin nakapagtala ng volcanic tremors o earthquake sa Taal base sa 24-hour monitoring. Hindi pa rin inaalis ang babala na alert level 1 sa Taal Volcano. Bawal ang pamamasyal sa isla na deklaradong permanent danger zone. Kasama si Kel Ravaca, Paul Hernandez. Balitang Southern Tagalog. Alaay! 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 Okay, kuya, anong pinakamadali? Magpa-utang o maningil ng utang? Pa-utang siguro. Maningil, mahirap eh. Experience mo? Wala na, alimutan na nung iba. Ako yung madaling magpa-utang, pero pag sa paniningil, nagtatago na. Sino? Hindi ko na sasabihin. Okay. Siyempre nakakahiya. Utang mo, tapos pag ikaw naniningil, wala, nawawala. Mahirap maningil talaga kasi nakakahiya ang maningil. Lalo na kapag medyo malaki yung pera pinahiram mo. Kaya, anong lesson? Huwag ka muna magpahiram. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Patay ang isang katao habang isa rin ang sugatan ng mahulog sa bangin ng isang truck na may kargang crane sa Pagbilao, Quezon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Bumaligtad ang truck na ito ng mahulog sa bangin sa Barangay Silangang Malikboy, Pagbilao, Quezon, Miyerkules ng gabi. Sa imbestigasyon, nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng truck sa pakurba at pababang bahagi ng kalsada. Saka nagtuloy-tuloy at nahulog sa bangin na tinatayang 8 metro ang lalim. More on doon sa mechanical part. Nag-wiggle siya tapos na-slide. And hindi na daw nakaya ng brakes. Patay ang driver ng truck. Sugatan naman ang pahinante nito. Nahirapan pa raw ang mga rumisponding otoridad na maihali sa pagkakaipit ang driver. May karga raw na crane ang nadisgrasyang truck. Nag-flipped over po talaga yung truck. And then the driver was stuck in underneath it. The pressure was more on the neck. May payo ang otoridad sa mga motorista hinggil sa nangyaring disgrasya. Check it always, the brakes, the tires, everything po, lalong-lalo na po yung sarili nila. Kasi mostly ng ating accidents are human error. So sana po, before po magbiyahe, i-check po nila lahat. Sinisika pang makuha ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang panig ng pamilya ng nasawi at ang sugatang kasamahan sa insidente. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sugatan ng 28-anyos na babae matapos barilin ng asawa sa Bawan, Batangas dahil umano sa selos. Tutukan yan sa report ni Denise Abante. Tama ng bala ng kalibre 22 na baril sa kaliwang sentido ang tinamo ng 28-anyos na si Crisha, residente ng Barangay Asis, Bawan, Batangas matapos barilin umano ng mister nito pasado alas 7 ng gabi nitong Miyerkules. Sa report ng Bawan Municipal Police Station, isang tawag ang kanilang natanggap mula sa isang ospital sa Bawan na may biktima ng pamamaril sa paghamutan. Sa investigasyon, selos ang tinitingnang motibo sa pamamaril. Ang nakikita nating motibo dito is yung
pag-aaway ng mag-asawa at itong lalaki ay ayon sa ating nakalap na information is may pinagsisilosang babae yung asawa. Ngayon, so sa hindi malamang pagkadahilanan, siguro nagkaroon ng pagtatalo, hindi kinaya ni lalaki yung pressure nagawang mabaril ni lalaki si babae. Ang 28 anyos na suspect na kinilalang si Hernan Castro, siya pa raw mismo ang nagdala sa biktima sa ospital. Ayon sa pulisya, positibo itong kinilala ng gwardiya ng ospital dahil namukhaan daw niya ito na agad daw umalis matapos madala ang asawa sa pagamutan. Patuloy pang gumugulong ang investigasyon sa insidente. Habang tayo'y nag-uusap ngayon, isa, pwede na nating ma-file yung case doon sa asawa, frustrated parricide. Ang ating i-file na complaint. Ang ama ng biktima hindi raw akalain na magagawa ng kanyang manugang ang krimen. Panawagan niya rito, ang maganda no, ay siya ay lumutang. Dapat to siya hindi na nagtago. At hinarap niya na yung mga ganong, dahil hindi naman iba ang kanyang nadisgrasya. Pamilya niya yun. Yun ang masama sa akin. Dapat ay siya ay hindi na tumag, nagtago. Kasalukuyan pang nagpapagaling ang biktima sa ospital habang patuloy pang hinahanap ang suspect. Hindi na na-recover ng pulisya ang ginamit sa pamamaril. Payo naman ng otoridad sa publiko. Huwag na masyadong palakihin yung pagtatalo ng mag-asawa. Kay babae, kay lalaki, it's, sabi nga sa atin dito sa Batangas, baka ikay pagdilma ng paningin. Pag-usapang maayos, kung ano man ang differences ay siguro pinakamagandang pag-usapan. Kasama si J.R. Manjares, Denise Abante, Balitang Southern, Tagalog. Nasunog ang isang hardware store sa Barangay del Mundo sa Mansalay Oriental, Mindoro kagabi. Nagsimula ang sunog pasado alas 8 ng gabi na umabot sa unang alarma. Ayon sa Mansalay BFP, combustible materials ang laman ng establishmento, kaya nagdoble ingat sila sa pag-apula ng apoy. Pasado alas 10 ng gabi nang ideklara itong fire out ng BFP. Sa inisyal na ulat, umabot sa 50,000 pisong halaga ng pinsala ng nangyaring sunog. Walang nai-report na nasaktan sa insidente at wala ring nadamay na iba pang establishmento ayon sa otoridad. Patuloy pa ang sinasagawang investigasyon para malaman ang totoong sanhi ng sunog. Mga kapuso, suwak na panregalo ang crochet flowers ngayong nalalapit na Valentine's Day. Narito ang report ni Hazel Alviar. Araw ng mga puso ang agad sumasagi sa isipan pagpasok ng buwan ng Pebrero. At kapag sumasapit ang araw na yan, kanya-kanyang pakulo. Nariyan ang pagbibigay ng bulaklak, tsokolate at iba pang nakakatunaw pusong regalo. Pero bukod sa mga nabanggit, patok ngayon ang bulaklak at bouquet na crochet flowers na gawa ng isang 32-anyos na si Joanna mula sa Dait Camarines Norte. Sa presyong 150 pesos hanggang sa 700 pesos, maaari ka nang makabili ng long-lasting bouquet ng crochet flowers. Matagal ang ano niya span. Kumbaga is matagal yung buhay niya. Kasi pwede mo siyang ikip. Ayon kay Joanna, elementarya pa lamang ay natuto na siyang mag-ganchilyo mula nang ituro ito sa eskwelahan. Pero tinutukan niya lang ang paggawa ng iba't ibang disenyo noong nagkaroon ng pandemya. Hindi raw pumatok noon ang kanyang tindahan at ang pag-ganchilyo ang kanyang naging sandalan para kumita. Pag umupo ka na at nag-crochet ka at nakabuo ka ng isang items, parang na, ano mo na yung na-achieve mo yung gusto mo. Yun, na-achieve mo yung gusto mong gumawa ng isang bagay na ikakasaya mo. Parang. Nakatutulong din umano ito para labanan ang stress, lalo't pinagsasabay niya ang pag-aaral at pag-aalaga sa kanyang nag-iisang anak. Ang pagganchilyo, nagagawa raw niya kahit saan magpunta. Nanay na, negosyante pa. Kahit nasa bahay ka, pwedeng-pwede. Kahit nasa school ka, nasa trabaho ka, pwede kang gumawa. Anytime, pwede kang gumawa. Basta meron ka lang materials. Tsaka ang materials naman, mura lang. Hazel Alvion, Balitang Southern Tagalog. Alaay! 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 Na madaling mapautang, mahirap maningil kasi pag naniningil ka, mahihiya ka ng maningil. Pero yung nangungutang kasi kailangan nila. Kaya kasi mo, natatago ko kasi yung sinisingin mo. Baka po ma-offend yung pinautang. Kasi mas nakakahiyang maningil. Mahirap maningil dahil pinautang mo na, yung sisingilin mo, hindi na siya nagbabayad. Ayaw na.
Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Ito ang GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Arestado ang apat na lalaking umano'y nasa likod ng panununog ng minibus sa Katanawan, Quezon. Ang detalye sa report ni Paul Hernandez. Ilang oras lang ang itinagal ng pagtatago ng apat na lalaking ito bago tuloy ang mapa sa kamay ng mga otoridad. Suspek sila sa umano'y panununog ng minibus na yan sa Katanawan, Quezon gabi nitong Miyerkules. Pinara umano ng mga suspek ang sasakyan sa kapinababa ang tatlong pasahero, driver at konduktor nito at do'y ginawa ang panununog. Binanggit daw, hindi ito hold up, lumabas lang kayo ng sasakyan. Then pagkalabas ng sasakyan, binatuhan ng molotov cocktail, yun yung nag-cause ng sunog. Mabilis daw umalis ang nasa likod ng panununog. Natunton ang mga suspek sa koordinasyon sa mga otoridad sa Karatig bayan nito sa Mulanay. Nag-ipot sila sa mga lodging houses and dito sa resort, mayroong nag-fit na description doon sa pinagahanap. Apat na hinahanap at ang sinasabi, nag-check-in daw ng bandang alas 5 ng hapon pero umalis din kaagad. Bumalik sa hotel mga madaling araw na. Itinatanggi raw ng mga suspek na sangkot sila sa insidente. Dumayo lang daw sila sa lugar para magperya pero positibo silang kinilala ng mga pasahero at driver ng minibus. Kabilang sa anggulong sinisilip ng pulisyang usapin ang transportasyon sa lugar. Nagkakainitan itong dalawang grupo. Operative, itong mga legit na cooperative at itong mga nangungulurong. Sinisikap makuha na ng reaksyon ng GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog ang operator ng minibus pati ng apat na naarestong suspect. Tuloy pang investigasyon sa kaso. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Sa visa ng Proclamation No. 453 na pirmado ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Executive Secretary Lucas Bersamin, idineklara ang February 9, araw ng Biyernes bilang special non-working holiday sa buong bansa para sa selebrasyon ng Chinese New Year. Ayon sa Malacanang, layo nitong mabigyan pa ng mas mahabang araw ang taong bayan na magkaroon ng long weekend sa pagdiriwang ng mismong Chinese New Year sa February 10, araw ng Sabado. Nakasaad din sa deklarasyon ang pag-aatas sa Department of Labor and Employment o DOLE na magpalabas ng circular para maipatupad din ang kautusan sa pribadong sektor. Patuloy na nakaapekto ang trough ng LPA sa ilang bahagi ng Mindanao. Ang naturang LPA, mababa pa rin ang chance ang maging bagyo at posibleng malusaw sa mga susunod na araw ayon sa PAGASA. Narito ang report. Patuloy na nakaapekto ang trough o extension ng low pressure area. Huling namataan ang LPA sa layong 310 kilometers south of Zamboanga City. Ayon sa PAGASA, mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo at inaasahang malulusaw o mawawala rin sa mga susunod na araw. Kasabay ng epekto ng trough ng LPA, tuloy-tuloy rin ang pag-iral ng hanging amihan. Base sa datos ng Metro Weather, mababa naman ang tsansa ng ulan sa Southern Luzon maliban lang sa ilang bahagi ng Quezon at Mindoro provinces. Posible ring ulanin ang ilang lugar sa Visayas at malaking bahagi ng Mindanao. Ace Medrano, Balitang Southern Tagalog. Mapapanood na ang walang matigas na pulis sa Matinik na Misis Season 2 sa Linggo, February 4, 7:15 p.m. Samantala, nakaramdam daw ng pressure si Bea Alonzo sa Widow's War. Narito ang report ni Hazel Alviar. Muling mapupuno ng aksyon at katatawanan ang Linggo ng gabi dahil mapapanood na ang Season 2 ng Walang Matigas sa Pulis sa Matinik na Misis na pinagbibidahan ni Bong Revilla Jr. at Beauty Gonzalez bilang si Tolome at Gloria. Makakasama nila dito si Carmi Martin, Justonia Larcon, EJ Falcon, Lizel Lopez, Nino Mulak, Dennis Padilla, May Bautista, Rafael Landicho, Nico Co, Angel Lighton, Jeffrey Tam, Max Collins, Kelvin Miranda, Herlene Budol, Lian Valentin at marami pang iba. Mapapanood na ito simula sa Linggo, February 4, 7:15 ng gabi sa GMA.
Excited na raw si Bea Alonso sa upcoming series kasama si Carla Abiliana sa Widow's War. Pero nakaramdam din daw siya ng pressure dahil spin-off daw ito ng Royal Blood na talagang inabangan ng mga manonood. Pinaghahandaan daw niya ito sa pamamagitan ng paggawa ng character background at graph para sa role na gagampanan niya. Dapat din daw abangan ang plot ng bawat karakter sa serye. Samantala, may lihim mula sa nakaraan ang mabubunyag. Sino nga ba si Chloe sa buhay ni Bernard? Tama nga bang ipaglaban pa rin ni Angela ang kanyang asawa? Abangan yan sa Love Day Repeat pagkatapos ng 24 oras. Hazel Alvior, Palitang Southern Tagalog. Ibinida sa Tagkawayan, Quezon ang mga naggagandahang arko na gawa sa indigenous materials. Samantala, agaw pansin ang native markers ng 21 barangay sa Talisay, Batangas. Silipin yan sa report ni Paul Hernandez. Nagniningning ang mga arkong sasalubong sa mga papasok sa bayan ng Tagkawayan sa Quezon. Ang mga disenyo kasi ng mga ito, detalyado at pinalamutian ng mga indigenous materials. Bahagi ng pagdiriwang ng Kawai Festival sa bayan. O kahit po yung mga scrap na kahoy, kumbaga po ay yung mga makikita lang sa paligid para hindi na po sila gumastos ng malaki. Kasi yun po yung gusto natin, maging resourceful at maging creative. Bayanihan ang mga residente sa pagbubuo ng 7 malilikhaing arko. Ang forma, representasyon daw ng tradisyon at kultura sa iba't ibang barangay sa bayan. Makikita rin po dito yung identity ng bawat barangay. Halimbawa po sa barangay Rizal, kasi ang barangay Rizal po ay coastal barangay. So makikita po dun sa arko nila yung mga products. Naglalakihan namang mga marker ang bida sa Talisay, Batangas. Ang taas niyan, umaabot ng 8 talampakan na gawa sa mga native na materyales. Itinatampok sa 21 markers na nakadisplay sa mga barangay ang yaman ng bayan at dahilan kung bakit sila tinaguri ang Seedling Bowl of the Philippines. Yun din ang number one source din ng income namin. Lahat ng fruit-bearing trees, all kinds of trees, nandito ito sa Talisay. Bahagi ito ng selebrasyon ng Kapistahan sa Bayan at Punlad Festival. Pinagtulong-tulungan daw itong nabuo ng mga residente ng 21 barangay. Pagpapakita ng pagkakakilanlan ng iba't ibang lugar sa bayan. Hindi gagamit dapat ng pintura. Para lang ma-promote talaga na kahit hindi ka gumamit ng mga pintura, mapapakita mo pa rin ang ganda. Naka-display sa buong buwan ng Pebrero ang mga marker na pwedeng dayuhin ng mga mamamasyal. Paul Hernandez, Balitang Southern Tagalog. Samantala, mapapanood niyo po ang episode na ito at iba pa ang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamainit na balita mula sa rehiyon. Dahil sa GMA Regional TV, local news matters. At iyan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Timog Katagalugan. Maraming salamat sa pagsama sa amin pati na mga kapuso sa ibang bansa na tumutok sa mga balita sa rehiyon. Kami, ang GMA Regional TV Balitang Southern Tagalog, buong puwersa para sa mas malaking misyon at mas malawak na paglilingkod sa bayan.